Mabuk eh. Masok kasi yan. Yung si Pulen, no? Kumusta, Pulen? Ha? Si Pogi, oh. Kasan yung ano niya? May pwede makiinom? Tawa ka, Tobi. Thank you po, hi, Sipis. Ay, ang cute naman yan. Mas pogi pa yan, ha. Thank you po. Yes po. Wala ko sino pumunta. Eh, wala din siya masusuot. Sabi niya mo, kahit mo paano, wala na akong kagamit lang. Eh, pwede ba ako magkagamit? Mark, sumahan mo ako ba kahit sa katika? Sabi ko, hindi ka magsabi doon kay tita mo. Uy, nananabaan na si Maricara. Buntis yan. Ay, buntis? Mm-hmm. Ilan taon? Buwan. Ay, ilang buwan? Four pa lang. Grabe, lumubo, no? Sininog. Siya. Nung pa? Asa si, ano, Arman? Wala si Arman. Nasa Pampanga. Doon na nagtatrabaho? Oo, oh, matagal na siya daw. Hindi ba ako uwing? Ako na nag-intindin ito. Bakit? Eh, wala. Eh, hindi pa rin siya naka-ano eh. Naging problema nila dyan. Nagiwalay din na sila ni Erich. Hindi ko alam kung anong dahilan. Eh, hindi ko na kung pwede mo umasok sa kanila. Problema nila. Iniyaan ko na. Hindi ko na sila pinakailaman kung anong plano nila sa buhay nila. Basta ko kung anong matutulong ko sa apo ko. Yun lang gawin. Kasama ko lagi kung saan. Oy, kumusta na? Kumusta ka na, be? Ikaw pala yung inyong buntis ka na pala. Ilang buwan na yan, be? Alam mo na, gender. Ha? Ay, hindi pa. Tubig pa daw siya. Jan, inom ka pa? Ako, ang dumis mo. Oh, ba't tayo mo manok kay tita mo, Marigan? Alam? Bless ka naman kay tita mo, Mar. Dalaga na si Pauline. Ang laki na si Pauline. Ang alam ko kasi, itanda. Nagtampo sila doon sa paggawa yata ng bahay. Wawa naman si Tanda, natutulog sa basketball. Yung bahay na ginawa natin? Mm-hmm. Bakit nagtampo? Hindi ko nga maintindihan eh. Yung panay lang sila banggit sa akin. Sana pinagawa mo na lang sa amo mo. Ang alam ko kasi, itanda. Nagtampo sila doon sa paggawa yata ng bahay. Wawa naman si Tanda, natutulog sa basketball. Yung bahay na ginawa natin? Mm-hmm. Bakit nagtampo? Hindi ko nga maintindihan eh. Yung panay lang sila banggit sa akin. Sana pinagawa mo na lang sa amo mong vlogger. Poso, hindi na sana nangyari sa 5 nila. Tapos baliwala sa akin mo na ganyan. Yun, sinisin. Parang nangyari ganun. Ayaw na kumibo ni Risa, lalang gayo. Iiwas na. Ano naman parang, kasi hindi naman dapat kasi hindi naman ako na. Nag-away-away nga kami dyan. Hindi nga ako nagtitibuan na ngayon. Nila? Nila. Mengay, nila. Sila tatay? Oo, sila din ang dahilan kung bakit di ako binibigyan ng tubig. Sila tatay? Oo. Nagtampo nga sila ng alam ko, yun ang pinatampo talaga. Ba't anong nangyari? Paano narip? Paano di marip? Siyempre, bakit dinugo yun, Mark? Wala pa naman siyang regla nun. Oo. Tapos sinapoy pa siya ng lagnat. Siya lang kasi tao dun eh, sinundo kami nito eh. Mm-hmm. Sinabi niya. Kalukuhan ni Rape yun, maniwala ka rin. O, paano mo masabing hindi ni Rape? O.
Eh, may shota yun eh. Eh, gago ka baka pala. Kailan lang yung shota niya eh. Yung shota niya ang gumawal. Hindi ganun si Primo. Diba? Binergy ng shota niya. Di rin. Anong shota? Pinagsasabi mo. Dinahin ko. Hindi, ang akin naman. Wala ka kasi alam. Naman hula-hula alam ah. Hindi. Hindi mo kasi alam baka ang mga sakali, nangyayari. Baka sakaling ganun nga nangyayari. Hindi ko sinisigurado. Diba, oh. Baka ako yung magagagawa nun, yung shota, nag-iimbento lang na ni Rip siya. Hindi ko maano yung anak ko, sabi ko, hanggat di ko nakakamta yung station. Alam mo naman kasi yung babae, magaling mag-imbento yan ng kwento eh, di ba? Tanga ba kami para magkwento lang ng ganoon, nang walang katotohanan? Kalukuhan yun, baboy, tandaan mo yan. Pero hindi marunong gumawa. Mari pa ang lalaki, marunong gumawa ng paraan. Ang akin lang ito, tanong lang ha. Hindi lahat ng kung, babae may kayang gumawa. Kung ni-rape siya, nakilala ba niya? Nakilala alam niya yun, bakit siya magsasalita kung walang kutsilo? Eh kung may kutsilong nakatuturok sa kanya, oh. Ba't siya mag-ano? Eh, nasa tabi niya yung kutsilo. Eh, report niya sa polisyon. Oh, eh, paano i-report? Eh kung nakatalikod kami, dyan kami nakatira. Eh kung ano yun, eh kung tinorture siya. Oh. Paano niya gagawin yun? Kung tinorture nga siya, tandaan mo, wala kayong ano rito, wala kayong kakamping mga lalaki, wala mga ba, kayo-kayo lang, nanay mo, kaya namin gawin yun sa inyo. Eh kung ginanon siya, makalma mo. Pero pag kaya na, kagipita na, maaaring magsalita yan. Hindi lang siguro. Ano ba? Pagka, huwag kang magulo. Seryoso pinag-uusapan. Hindi lang siguro ngayon, pero darating yung panahon, magkagipitan mo yan, sigurado magsasalita yan. Oo, walang hindi magsasalita, kahit yan si Pulino. Oo. Oh. Alam mo ba? Mali ba na lang, kung shota niya ang gumawa, hindi na magsasalita. Hindi rin. Oo, ganun na. Bakit si Pulino ba na sira siya din doon? Ay, oo. Ay, naku, ang daming nangyari. Alam mo ba? Ha? Hindi yun. Hindi yun. Kay Bingit. Ha? Kay Bingit. Si Bingit? Wala pa nun sila tita mo. Sinabi ko yun sa kanya. Puro aksidente nangyari sa kanila. Pati si Rexter nga eh. Bakit? Anong nangyari kay Rexter? Nawasak din pag-aaral ni Rexter. Nahuli ko rin minsan. Ginagawa nilang hindi lang ako makabuelo dyan kasi pag umaalis ako, Mark, sila din. Nakawawain nila, lalo yan sila. Kinakawawa, lalo na yan. Ngayon, nakawawa sila pag wala ako. Pag na ako lang nakatalikod, alam naman hindi ako gumalaw. Siyempre, wala akong partner. Kailangan ko rin kumilos, gumalaw. Then, pag hindi ako gumalaw, paano sila? Diba? Eh, ako lang binabantayan nila dyan. Masisip ko naman sa kasahan yun, eh. Ay, dyan! Diyan! Dito ko nga! Diyan, Isikel! Dito ko! Nagigigil ako sa'yo. Ay! Ikaw malagat, ha? Ano nangyari kay, kay Risa? Paano siya na pag-uwi mo? Naka-recover din, di ba? Ano nangyari yung... Ay! Pag-uwi mo, alam mo ba yung munti? Alam na yata ni Maricar yun. Kasi yun yung panahon na inanong ni Maricar, yung inaasikaso ng magpapabinyag sana sila. Yun. Yung araw lang lumipas nun, diba hindi na nga nakakapunta nga kasi nga rin ka-problem. Yun. Na pagkalipas ng 3 days yata, yun, niregla naman si Risa nun sa simbahan pa, timing na na inaano sila nun, kinukumpil na sila nun dapat. Niregla naman siya nun dun sa simbahan, inabutan. Yun yung panahon, pagkalipas ng 4 days dun, yung pinakumpil lang, yun, yung sinundo kami niyan ni, dalawa sila. Yun yung nangyaring aksidente. Ano yun? Kasi June. Hanggang ngayon, hindi pa niya sinasabi kung sino may gawa. Kung sinong na-rape, hindi pa niya sinasabi ngayon. Ha? Hindi pa niya sinasabi kung sinong na-rape. Hindi pa. Galit lang siya lagi kung ano lang aksyon ang ginagawa niya. Kaya nga, puro... Sa prepensyo nangyari sa kanila dyan. Kaya sabi ko, grabe talaga. Diba talaga pag ang lugar eh, andyan lahat ng hindi magandang gawin. Kasi mahirap yung ganyan eh. Ay, talagang mahirap. Yung hindi mo kilala yung kalaban mo, napakahirap yan. Oo, mahirap talaga. Hindi mo kilala? Oo. Kilala yan nila.
hindi lang sila nagsasalita kasi ako ang tinitingnan nila. Kasi dahil paalis-alis ako. Kasi pag... Inakala nila na wala akong kakayanan. Talaga naman o. Oh. Pagmayamo nga muna ako yun magsalita. Ang, yun ang the point nila. Minamaliit nila. Papakita ko lang yung punto ko. Yun. Kailangan mo yung tao. Ituro mo sa amin. Babayaran ka namin. Kami sa trabaho. Ganun lang kadali yun? O baka hindi na sikatan ng araw yung bukas eh. Basta ipakituro mo lang. Kung sino-sino yung mga gumawa. Ayun, mahirap eh. Wala ibang gagawa. Eh, kanino ka gaganti? Para kang pumapalang sabon niya. Hindi rin. Hindi ang manapal. O diba? Sa ngayon yun. Buti pa yung aso. Pag kinagat ka ng aso, kilala mo yung asong kumagat sa'yo. Ay, nako. At kaganyan yun. Yun lang sinasabi ko. Ito, rape mo. Hindi mo kilala yung roommate. Anong hindi? Kilala. Hindi lang sila nagsasalita nga. Dahil takot nga. Detrit yung ginagawa nila niyan. O ikaw ba tutukan ka ng kutsilo? Nandiyan yung kutsilo, nahuli ko pagdating nga pagdating ko. Ang kutsilo, ano nangyari sa'yo? Inagrabyado na eh. Namumula pa ang mukha. Patang-patang ano, ang... Kilala mga ano lang yan dyan. Tapos kami natatrabaho. Mabuti kung kakayanin nyo ganun, eh masyado mga angka nun. Mga angka nun sa amin yung nakabantay yun. Kala mo lang, ganun kadali. Ang ano ko lang, yung may ganti, makaganti man lang tayo. Makaganti! Eh ko yung ibang pamilya, eh kami nandyan, babae kami parehas, may laban pa yung mga anak ko, alam ko ba kung gagawin nila ulit? Oh, eh wala ako lagi, paano kong gagawin? Hindi ganun kadaling sinasabi mong paganti. Madaling gumanti, pero paano na lang? Yung mga naiiwan ko lagi, eh, gumagalaw ako ng araw-araw. Kawawa sila. O, diba? Yun ang iniisip ko. Hindi yung ganting, alam, madaling gumante. Ang iniisip ko, yung ganti ulit na gagawin nila kung paano. O, sino gagawan? Eh, kung ako may... Iniisipan ka na. Kahit naman kanino, kahit ka ano eh. Hindi ganun kadali. Pinaplano yun. At ano masama ang loob ko? Baboy lahat ng anak ko eh. Masama ng loob yun. Masama talaga loob ko. Dahil lahat ng anak ko walang natira. Puro binaboy. Kunti mo lalaki eh.